Alam nyo po ba guys, na dahil sa aking balat, ang nakapagtawag pansin sa aking Prince Charming, sa aking kamote. Mukhang effective, di ba? Sabi niya, first impression, last forever. Balat na pinagtiyagaan. Ngayon ang the best time sa mga gusto ko. Feeling ko ugly duckling ako noong araw. Afford ang ibang product o wala kang budget sa ngayon, heto po ang simpleng tips para maging maganda, makinis ang iyong kutis sa abot kayang halaga. Welcome to my channel! This time guys, ang isi-share ko po sa inyo kung paano magpaputi, lalo na sa mga walang budget ngayon. Ang unang isi-share ko po sa inyo, ang ginamit ko walang-wala ako noong araw. Ito po ay napatunayan ko na talagang effective ang calamansi. Ang ginagawa ko po guys, ibinababad ko siya ng 2 to 5 minutes. And then saka ko siya babanlawan. Kasi naman noong araw, nasa bakuran lang siya guys. Kaya kung masipag kayo magtanim at meron lang din kayong calamansi sa inyong bakuran, makakatipid po kayo po siya. Vitamin C po kasi ito. Bukod sa pwede nyong inumin, pwede nyo din na ilagay sa ating balat. Calamansi. Pero hanggang ngayon guys, syempre, ginagawa ko pa din ito. Paalala ko po guys, ang ginawa ko pong pagpapaputi ay banayad at di mabilisang proseso. My skin quality improves over time sa pagtitiyaga at effort. Di ko pa po nasubukan magpa-inject ng mga nauusong pagpapaputi. Una, maligo araw-araw. Ako naman guys, ang ginagawa ko, maliligo ako sa umaga. And then, bago matulog, nagba-body wash. So, hindi ko na binabasa ang aking ulo. Mula mukha hanggang paa. Pangalawa guys, gumamit ng cup. Ganyan. Meron din akong sports cup. So, napaka-importante guys na gumamit tayo ng protection, lalo na sa ating mukha. Kahit anong balanggot, or kung wala kayong balanggot, pwedeng towel or yung scarf. Pwede nyong gamitin yan guys kung ma-expose kayo under the sun. Pangatlo, iwasan magpa-araw from 9 a.m. to 4 p.m. Iba na kasi ang araw ngayon guys. Dahil sa ozone layer ay unti-unti na itong nasisira. Ingatan po natin ang ating balat para hindi tayo magkaroon ng skin cancer. Kung ako ay magbibilad ng sampay guys, especially nung nandun ako sa probinsya, sa Philippines, naglo-long sleeve ako guys. Ngayon kung wala akong cup, naglalagay ako ng towel or kahit damit or kahit anong pamproteksyon sa aking mukha. Kahit ano na lang, wala akong pakialam kung anong sasabihin nila na kung ano pa man. Eh, ganun talaga guys, kung gusto mong gumanda ang iyong kutis, is tiis ganda. At ang aking sabon noon guys, pag nakakaluwag-luwag, ay ang likas papaya. Sandali guys ha, bibilang ko pang aking edad. 20 years ago. So, ang ginagawa ko guys sa likas papaya, ginagamit ko siya sa face ko, pati sa katawan ko guys. Ibinababad ko siya ng mga 5 minutes bago ko siya banlawan. So far naman guys, okay naman siya. Hindi siya namumula or hindi naman siya nangangate. Nag-start ako gumamit ng likas papaya nung ako ay secondary school. Pag nakakaluwag-luwag, hinahati ko yun sa apat para... Siyempre, nagtitipid at ang buhay noon ay talagang mahirap. I'll make sure na sulit talaga siya. Magagamit ko siya ng matagal. So, noong araw, wala pa akong nagagamit na sunblock noon, guys. Puro protection lang sa balat ko. Long sleeve siya, ganun. Hindi pa ako gumagamit ng sunblock noong araw. Hindi po ako aware doon. Wala naman nag-a-advise sa akin. So, kung mapapansin nyo, ilalagay ko sa screen guys. Ito siya. Ito siya guys. Nung bata ako, walang kaartihan noong araw. Basta pagkaligo, wala nang kung ano-anong ipinapahid sa aking katawan. Diretso laro na. Naglalaro kami ng patintero, ng shatong. Alam nyo ba yung shatong guys? Luksong tinik.
wala pang kaartihan noon. Start na lang ang aking kaartihan nung ako ay first year high school. Ano mga time na yon ay nahuhuli ako. Feeling ko ugly duckling ako noong araw. Inanay ko lang na magsasabi noon na ako ay maganda. Siguro may mga may edad, yung mga lolan. Then, doon na nung secondary na rin ako nag-start na magstay sa bahay, hindi na ako palalabas. Lumevel up na ang aking kaartihan. Hindi, bihira na ako naglalabas. Unti-unti na siyang pumusyaw, guys. Nagla-lighten na siya. Last, basta bumaba na yung araw, doon ako lumalabas, guys. Ayan, mukha akong ano. Additional tips ko sa inyo, guys. Kung paano ko i-treat ang aking katawan. Di ako nag-smoke, guys. Alam nyo naman po siguro ang harmful effect nito sa ating katawan at sa ating balat. Bukod sa nakaka-dry siya ng balat, guys, marami pang negatibong effect sa ating internal organ. Mula noon hanggang ngayon, hindi po ako nag-i-smoke. I drink more water, 7 to 8 glasses a day. I'm taking vitamin C and E. Exercise. Ang ginagawa ko po, guys, running. Tumatakbo ako ng mga 2 to 3 times a week. Nakakagaan ng feeling. Feeling mo para kang nag-glow. Feeling ko bumabata ako. Yun po ang epekto sa akin. Mahilig po akong kumain ng gulay, guys. Ang pinaka-paborito ko pong gulay ay ang saluyot. Mahilig po ako sa inabraw, sa luyot na may sitaw, na may inihaw na isda. Eat less meat po ako, yung karni ng baboy, mga isa hanggang dalawang piraso. Always remember, guys, that we cannot just depend on the product itself, but we still have to consume healthy food to achieve a healthy and glowing skin. Kung ano po ang inasok natin sa ating katawan, yun ang nagre-reflect sa ating balat. Matulog ng sapat. Sikapin po natin na magkaroon ng sapat na tulog. Always remember to smile and be grateful. Wala ka mang budget sa mga product na gusto mong bilhin sa ngayon. Konting tiis lang. Ang buhay ay parang gulong. Darating din ang araw ay mabibili mo kung ano ang product na gusto mo. Magkagayon man na wala tayong pambili or hindi natin kaya ang ating budget. Yan po ang simpleng tips ko para protektahan ang ating balat. For more skin whitening tips, I will link down below ang dramatization ng aking updated skincare routine. Hopefully you enjoy. Makikita nyo doon ang aking halos kasingit-singitan, ang LIGO challenge. Ayan, kaartihan. Ipinakita ko sa inyo ang step-by-step na ginagawa ko sa aking updated skincare routine. Makikita nyo doon ang halos singit ko mula ulo hanggang paa. Ipinakita ko ang ebidensya ng aking pagtsatsaga. Mula sa basic na pagproteksyon mula nung ako ay walang-wala, nung ako ay bata pa, nang magdalaga. Siyempre, gaya nga ng sabi ko sa inyo, ang buhay ay parang gulong. Ngayon na medyo nagkaroon na ng budget, nagkaedad na, nagkatrabaho na. Nagkaroon na rin ako ng lotion. Makikita nyo doon, lahat mula from head to toe, lahat ng kaartihan ko, makikita nyo ang ebidensya. Pagsusumikap para pumuti. Hindi po sa nagmamayabang. Huwag mawala ng pag-asa, guys. Pasasaan ba, mararanasan mo din at mabibili mo ang mga bagay na gusto mo. Basta huwag ka lang susuko. Keep praying. Don't lose hope. Libre mangarap. Hanggang sa muli, guys. Kung nagustuhan nyo po ang ganitong video, please comment down below for any question or video suggestion. Thank you sa panonood. Hanggang sa muli. Malutong na kisses!